ito, maganda pong balita na to. So kahit puso ba pa, no, sa NTF-LCAC, grabe yung pag-ayaw ng mga Dilawan sa NTF-LCAC. Ayan po ang nagiging resulta, no? AFP says guerrilla front now down to 24, ayan, to 89 in 2016. O 89 nung 2016, nung panahon na pag-upo ni Pangulong Duterte, ngayon naman po, eh, bagsak na ng 24. Yan po yung sinasabi, mga kababayan din, nung mga kagaya nila Doktora Lorraine Badoy, na talagang etong mga walang hiya na to, eh, pabagsak na, nakaluhod na, no? Tatarakan mo na lang, tatapusin mo na lang, sasaksakin mo na lang ng punyal sa dibdib, tapos na tong mga to. Diba? Dahil kung makikita po natin, pabagsak na po sila ng pabagsak. Kaya, talaga namang pati tayo mga kababayan, talagang doon sa pagtapyas ng 5 bilyon sa pondo ng NTF-LCAC, ano po, doon sa pagtapyas, eh talagang pati po tayo, talagang hindi tayo pabor doon mga kababayan. Although, maliit na tao lang naman si Mark Ramos, hindi naman kagaya ng mga senator, mga congressman o yung malalaking personalidad. Kumbaga, pati tayo nakikiisa na ibalik dapat yung 5 milyon, ibalik yung 10 milyon para totally wipe out na tong mga to. Pag wipe out na sila, wala na sila, mababalita sa buong mundo, oh, ligtas na sa Pilipinas. Okay na pala sa Pilipinas. Wala nang pangamba sa Pilipinas. So, pwede na tayong dumayo ng Pilipinas. Kahit saan mang sulok ng Pilipinas, ligtas na. O, diba? 24 na lang, oh. Sa loob ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, tapos ito, patuloy kay Pangulong Bongbong Marcos, eh kapag na-zero po yan, alam na, ako, naniniwala ko na masi-zero yan. Bakit? Eh kapag ka nagsibaklasan na yung iba, sino? Alam nga namang isa ka na lang, mag-isa ka na lang, naggagaganong ka sa bundok. Ano ka, yung kagaya nung hapon na hindi na ibalita sa kanya na tapos na yung gera. Tapos siya nandun pa din sa bundok. Oh. Talagang naging matapat siya doon sa Japan, yung isang sundalo ng hapon. Oh, di ba? Konti na lang eh. Tapos ngayon mo papuputulan, tatapyasan yung budget ng NTF-LCAC. E di wow, parang pinagalaw mo ulit yung 24 na yan. Parang pinaluwag mo ulit yung galawan ng 24 na yan. Dahil syempre, malilimitahan yung galaw ng ating gobyerno. So ano mangyayari doon? Di ba? Pwede, oh, sasabihin ng mga yan, oh, baba tayong bundok. Kumukunti na lang tayo. Mag-recruit tayo na mag-recruit ulit. Papanik dito. Mag-recruit ulit tayo na mag-recruit. Papunta dito. Kasi kailangan natin yan. Palakasin ulit natin. Dahil konti na lang yan. Palakasin ulit natin. Dahil umuunti na lang tayo. Ganyan mangyayari dyan mga kababayan. So ibigay na, tapusin na tong mga to. Pag madaming turismo ang pumasok sa ating bayan dahil alam nila na sila ay ligtas dito sa ating bayan, eh tiyak po. Dagdag kita na naman po yun sa gobyerno ng Pilipinas. So yun po yung mga nasasayang natin. Lalong-lalo na ito ang isa sa numero uno na problema ng bansang Pilipinas po. Itong mga hinayupak na to, mga terorista, itong mga may tatlong word na mga tatlong letters na mga makakaliwa. Ay nako. 24. So siguro po, after one year yan, ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, eh siguro mga 18 na lang yan o baka wala na po yan. Diba? Ano ba nasabi ko pagkatapos ng panunungkulan? Siguro after one year po, nang habang nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, eh mga kalahati na lang yan. Siyempre kapag kalahati na lang, 12 na lang ang puwersa, oh, eh wala na yan. Bibitawan na nila yan. Dodosin na lang tayo. Dati 89 tayo. Dati daan-daan tayo. O ngayon, pati si Joma, wala na.
magbigti na yun, ano? Sabi nga, ano na nangyari doon sa pinaglalaban ko? Wala na tuloy akong negosyo. Diba? Negosyo na lang yung mga pinaiiral niyang mga yan. Hindi na po totoo yung sinasabi niya na, oh, ganito, may pinaglalaban kami para sa bansang Pilipinas. Ganito, kasi ang gobyerno natin, eh, puro kawalangyaan ang ginagawa. Wala na po yun. Hindi na po totoo yun. Gusto na lang niyang pong mga yan is magkapera. Gusto na lang niyang mga yan kumita ng mga ng million-million ng walang kahirap-hirap. Ganon. Manghut-hut doon sa mga nakakaluwag nating mga kababayan na sila naman ay kumbaga ano tawag dito? Sila naman ay pinaghirapan nila ng maigi yung kanilang perang kinikita eh. Tapos anong gagawin itong mga to? Ang gagawin niyang mga yan is huhut-hutin. Sasabihin, engineer, balita ko ganito yung ano mo. Baka gusto mo namang mag-share dito sa kapatiran natin. Ganyan. Ganyan mga... Kapag hindi ka nagbigay, eh engineer, baka naman gusto mo yatang magkagulo. Yung mga ganyan pagbabanta, mga kababayan. Tapos isisigaw nila, sila ay makabayan. Pero inaargabyado nila ang ating mga kababayan. Diba? Kape muna tayo. So next po natin, konti na lang sila. Hindi magiging masaya yata dito sila Raul Manuel, sila yung Makabayan Black, tsaka yung mga ibang mga kaparian, tsaka yung ibang mga madre na sumusuporta sa kanila. Eh baka siguro sa susunod, ha? Ito. Medyo ano lang, kumbaga, palawakin lang natin ang imahinasyon natin. Baka sa susunod, ang mga makita na natin na may hawak ng armas, eh yung mga ibang mga sumusuporta daw na kaparian at mga madre. Sila na yung may hawak na ano. Ubus na ba? Ito, kami naman ang backup. Hindi lang kami pang pinansyal. Pang physical din kami na suporta, o, di ba?